Hello po mga kayutso. Ayan, kumusta po kayo mga kaibigan, mga sa lahat ng mga subscriber. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon guys ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mapapaganda yung ating pong mga live stream sa pamagitan ng paggamit ng OBS Studio na kung saan ay maglalagay tayo ng background sa ating mga likuran, sa ating paligid. O kung ano yung mga gusto natin i-set up sa ating mga live stream na kung saan ay yung parang kung titignan ka ay nasa isang lugar ka na kung saan ay nagbo-broadcast o parang nagbabalita ka. So yun guys ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo magkakaroon ng ganito kaganda na o ganitong klase ng set up ng live stream sa ating mga ears. So guys, ang unang-una natin gagawin ay pupunta po tayo sa Photoshop. Ayan, meron na po ko dito nakasip. May nakasip na po ko dito mga kaibigan. So, bubuksan lang natin. Ayaw. Nandito ka pala. Ayan. Ayan guys. Actually ito guys ay yung inyo pong nakikita na background o wallpaper ay galing po yan sa Google. Dinalood ko lang po yan siya. Yan, yan po yung original na galing sa Google. Dinalood ko po siya. Pagkatapos ay in-insert po siya dito sa Photoshop. So ang gagawin natin guys ay kailangan guys ay matakpan ito babay. Actually maraming paraan para mawala yung babay. Pwede po natin siyang i-delete. Ano po yung babae? Pwede siyang i-delete. Gagamit tayo ng kulay. Ayan, ganyang kulay. O kaya ay ang sa akin guys para mas mabilis ay gumawa na lang ako ng ganyan. So mas mabilis siya i-delete o takpan. So meron akong ginawa ito guys, kulay green. Ayan, may kulay green ako na ginawa. So yan guys ay mas mabilis at mas maganda siya gamitin. So pagkatapos yan guys ay nagdagdag ako ng monitor. Ayan, monitor. So yung guys ay pinag-apisang palakihin yung ating monitor na nilagay. Ayan, pinag-apisang palakihin. Pidari palitin. Pagkatapos nyan ay nagdagdag din tayo ng microphone. Ayan. So lahat ito guys, yung microphone saka yung monitor ay galing po yan sa video. Dinalo din po yan siya. So yung microphone pwede natin siya i-adjust. Ayan. Pidari po natin siya i-adjust mga kapatid. Pagkatapos nagdagdag tayo ng ng ating logo. Ayan, logo. So gumawa tayo ng ating logo dito po rin siya natin ginawa sa Photoshop. Pagkatapos naglagay tayo ng ating word na welcome to my LS. So ganyan guys, no? Pwede tayong maglagay ng kung ano-ano yung gusto natin ilagay sa ating pong background. Marami tayong pwedeng gawin, marami po tayong pwedeng ilagay. So, ito po yung sorry. Ito po guys ay kailangan yung kulay green nito ay mawala ito. Ano po? Kaya ang ginawa ko ay tinakpan ko siya ng white. Ayan. Kasi once po na nandun, ang ito pong background natin, once na nailipat na po natin ito sa ating OBS, pag gumamit po tayo ng chroma key, ay once na hindi natin sa ginawang ganyang kulay ay mawawala din po yung background natin ginawa. So kailangan ito lang po yung mawawala, yung kulay green na nasa likuran po. So ngayon guys ay ang gagawin natin, isisip na natin siya. Yan. Dito sa JPEG. Yan. So hindi ko na sa isisip kasi nur na po akong naisip at nagawa. So ngayon po ang gagawin natin ay pupunta na lang po tayo sa
OBS. Ayan, bubuksan natin yung OBS. Ayan. So, i-delete muna natin ito guys, no? Kasi, ayan, i-delete muna natin. Ayan, delete muna natin. Kailangan kasi makita natin kung paano natin ilalagay. Ayan. So, una guys, ay ito kasi yung ating background po na ginagamit sa aking mga live stream. So, ngayon guys, gagawin natin ito guys sa ito sa plus. Tapos, isin. Okay. Ayan, meron tayo. Pagkatapos yan guys, pag nakita nyo nagkulay black na ito, dito tayo sa source. Kukuha dito sa image. Ayan, image. So, pinatid sa edit, lagyan natin background. Ayan, basta background. Ayan, madali lang po natin. Tapos mag-browse tayo. Tapos puntahan natin yung desktop. Kung saan nakasave yung ating ginawa. Tapos, ayan, new background po. Yan yung ating, ayan. Tapos, okay. Ayan guys, yan na. Actually, hindi mo makita rito guys yung welcome to my AS no? Kapag dito sa OBS. Pero pag dun po sa iyong YouTube, sa iyong live stream na nakikita ng ating viewers, ay nakikita po yan siya. No? Kasi malaki po yung screen na makikita pag sa YouTube. Do sa ating mga viewers. Pag dito kasi sa OBS, hindi siya makita ng full talaga kasi limited o kaya ay yan lang po talaga yung maaari makita. So ang gagawin natin guys ay dadagdag tayo ng dadagdag tayo ng sliding. Ayan, sliding shoe. Ayan. I-browse natin ito pababa. Ayan, ito yung plus nito guys. Automatic image file. Ito yung plus. Add directory. Tapos ayan. Desktop sliding. Kasi ang ginawa ko guys ay gumawa na ako ng isang folder na kung saan ay nandun na lahat yung aking mga wallpaper na kung saan ay may mga verses na may mga verse. No, nilagay ko sa isang folder para pag nilagay ko sa aking sliding ay tuloy-tuloy na yung pag-play ng aking sliding wallpaper. So, ikigatin ko yung select folder. Ay, ba ang lumabas? Bakit ibang lumabas? Yan, sorry guys. I-delete natin ulit, delete. Plus, sliding shoe. Okay. Browse na rin ito guys, pababa, ayan, sa image file, ito yung plus, add directory, sliding, okay, ayan, tapos guys, ito naman yung okay, tapos guys, ayan, ito yung kulay red guys, i-click na natin ito, huwag natin ipitawan yung pag-click natin para ayan. Guys, ilock muna natin yung ilock muna natin pala yung nahila na yung ilock muna natin yung background natin kasi masama siya pala. Kaya lang pala guys, huwag nyo makalimutan na ilock lagi yung ating mga setup kasi pag once na hindi natin sana ilock guys, nagagalaw siya. O nagbabago ang kanyang setup, yung kanyang hugis no, na ilipat sa isang lugar. O kailangan nakalock to o nakalock. Pag gusto natin siya ilipat guys, i-unlock lang po natin. Pero kung gusto natin siyang hindi magalaw,
yung mabago, i-lock-lock natin. So guys, nandyan yung ating wallpaper o slide sheet. No, nakikita nyo po ngayon, nasa ano siya, nasa harap. So guys, ang gagawin natin guys, para mailagay siya sa likuran, ay i-click natin ito yung image slide sheet, tapos dyan natin ito sa baba. Ayan, so nasa likuran na siya ngayon. Yung ating image or slide sheet ay nasa likuran na po ng ating buong background. So ang gagawin natin guys, i-click natin yung background natin. Tapos right click, tapos filter. Ayan, hilayat yung bababa para makita natin. Tapos plus. Tapos chroma key. Okay. So guys, cancel lang po natin. Ayan na. So, andyan na guys yung ating sliding wallpaper na nakikita sa ating likuran. So, ngayon guys, ay ang gagawin natin ay lalagay na naman tayo ng ating mga word. Ayan. Halimbawa ay maglalagay tayo ng lagay natin welcome. Welcome. Tapos silik sa design na gusto po natin. Sa akin ginagamit ko yung bold kasi mas patabas yan. Tapos guys, sa color, ayan, silik sa color guys. Pili tayo ng kulay na gusto natin. Alam mo kung ating background ay white, so siguro gagamit tayo ng black. Tapos, okay. Ito guys, okay. Sundan nyo lang guys yung mouse ko, ano? Ay, yung arrow, ayan. So, tapos guys, ay palitin natin. Tapos, lagay natin dito. Tapos, ilock po natin. Ayan. So guys, pwede kayo maglagay ng kung anong yung gusto nyo pong ilagay dito. O saan man nyo gusto maglagay ng mga word, ng mga salita na gusto nyo, na inyo pong ginagamit. So, pinatisan nyo hide guys. Ayan. Hide. Ayan. Pinatisan nyo hide. So, ngayon guys, ay ang ilalagay naman natin, ilalagdag natin sa theme source ay yung ating video capture. Ito guys, yung video capture na device guys ay yung camera na kung saan ay nakatutok sa iyo at nakikita ka ng iyong mga viewers. Okay. So ilalagay natin ito guys. Pwede ba kung meron kayong dalawang camera device na ginagamit, so makikita niyo dito kung anong device ang inyong gamitin. So sa ngayon sa akin guys ay hindi niyo makikita muna, hindi natin magamit kasi ginagamit mo yun sa akin dito sa aking tutorial ngayon. So, hindi po siya makita. So, ang gagawin, i-click na natin siya, guys. Kaya, andito siya, guys, yung video capture device. Ayan. Ilock natin. Ayan. Hindi siya makita ngayon, guys, kasi hindi ako ginagamit ko yung camera kasi ngayon sa aking recorder. So, guys, pag, halimbawa, kung saan lugar man kayo ngayon, guys, dito sa, dito, saan kayo dito banda, sa inyong screen. Ang gagawin nyo guys ay kailangan hindi ito naka-unlock para anytime ay pwede kayong mailipat-lipat kung saan dito guys. No? Kung saan-saan dito guys. Mas maganda guys, meron kayong background na green screen. No? Sa inyo pong likod. Sa inyong live mismo. Kung saan kayo, katulad sa akin, meron ako. So ito guys, pag dito na sa office ay pwede siyang matanggal. So, ang makikita po ay ito lang po yung mga wallpaper na sa aking likuran. So, pwede nyo pong i-adjust. So, ang gagawin nyo lang guys ay right-click nyo yung video capture, filter, pagkatapos sa, hilayin natin pa baba para limit, tapos plus, tapos chroma key. Tapos, yeah, okay. So, ito guys, yung magpapa-adjust. I-adjust po natin yung kung paano mawawala yung green background natin o screen. So, i-okay lang po natin yan guys. Guys, kung okay na po ang lahat. So, ganyan lang guys. Yung gagawin natin. Ano po? I-lock natin ito guys lagi kasi para kahit na anong galaw natin, hindi siya magalaw. Pero pag hindi po natin siya guys, i-unlock. Halimbawa, itong text. Yan yung natin nilagay na wika. Ayan guys. So, nailipat po siya guys. So, maaaring masira yung ating setup. So, kailangan nakalock. Ayan.
Hi, ilang po ang gawin. So guys, pag nagsasalita tayo guys, alam mo, ayaw nating marinig na mayroon tayo pausap. O maging silent muna yung ating salita dun sa ating mga viewers. So, kita din to guys, kailangan nakakulay rin po yan sa guys. Yan. Pag naka-white dyan guys, ibig sabihin narinig tayo yung ating mga viewers. So, marami tayong piling gawin guys, no? Marami tayong piling dagdag sa ating screen, sa ating live screen, sa ating mga setup. Marami piling dagdag, nandyan yung ayan, window capture, ayan. Marami, media source, game capture, display capture, color, browser. Itong browser guys, example natin guys, ha? Yung aking pinaptikan na i-erase ko muna, hindi na ito kayo sa browser videos. Ito na lang guys yung ating mga ginawa na siren. Ayan, i-click na natin yan. Ayan, i-copy natin to guys yung link. Copy. Ah, yung iba na lang pala guys, yung iba na lang yung nakastop ko ngayon. Ah, hindi ko pa pala nagamit. Hindi ko pa pala nagamit guys yung bago kong setup na live stream na wallpaper. So yung dati guys, ito yung aking ginagamit. Ayan. Copy. Balik tayo sa OBS. Pagkatapos guys, dagdag tayo na browser. Okay. Tapos tapos so yan guys, pati-pati siya parita. Ngayon guys, kung gusto natin siya makita dito sa ating likuran, ang gawin natin ay dal natin siya sa baba. Click lang natin ito yung browser, click. Pagkatapos dyan, dal natin siya sa baba. Ayan. I-hide natin yung ating image slide sheet. I-hide natin yan. Tapos i-lock natin guys. Yeah. So guys, nandiyan na po yung ating browser. Nakakusahan ay makikita nyo yung ating video na ating ilis. Hayaan natin, mamaya-maya may tao na yan. So guys, ang gagawin natin guys ngayon ay tuturukos nyo kung paano mag-connect ng OBS sa YouTube. Kasi hindi kasi basta-basta na sabihin after mo masetup yung wallpaper ay magbubo ko na lang para sa yung live stream, hindi po makapalit. So ang pupunta tayo ngayon sa ano, sa ating YouTube. So ayan, go live. Bulad guys. Dismiss natin yung sapagat yun yung aking mga silent LS na settings. Palagay natin palago. Ayan, palago. Guys, i-click natin ito yung create. Create. Pagkatapos guys, i-click natin ito yung stream set up help. Ayan. Tapos copy, tapos done. Tapos balik tayo sa ating OBS file settings stream. Tapos guys, i-delete natin yan. Yes, ipis natin dyan guys. Tapos cancel. Tapos ayan, yes. So ngayon guys, ang gagawin natin ay pag na na-copy na natin yung link, no, ng ating live stream sa galing dito sa ating YouTube stream setup.
I-click natin guys yung start streaming. Pagkatapos guys, pag na-click natin yung start streaming, pag nakita nyo na stop streaming na po nakalagay, sabihin ay connected ka na sa YouTube. So, babalik tayo sa YouTube, tapos antayin po natin guys na magkulay blue. Ito yung gulay. Ganitong kulay guys. So, kapag ito guys ay nagkulay blue na, at meron ka lang nakita dito na gulay na, start to gulay. Yan, so i-click lang po natin guys. So, hintay lang po tayo lang mga ilang minuto guys, at mamaya na kaunti ay makikita ka lang ng inyong mga viewers. So, ganun lang guys yung ating gagawin sa ating pagkunik doon sa YouTube para tayo po ay makikita natin mga viewers. So, ganun din guys, pag nag-stop tayo ng ating live streaming, i-click lang natin to dito nakalagay na stop streaming. Dito tayo mauna guys sa stop streaming bago sa dito sa YouTube. So, ganyan lang guys, no? Yung ating setup ng ating OBS, yung kung paano gumawa ng isang napakagandang isang katulad nito na live stream. At sa ating guys, kapag tayo guys ay nagsasalita guys, na ayaw natin ng distraction, huwag natin nakalimutan guys, ito guys yung mic, yan. Pag nakakulay pula guys, sa din hindi ka narinig ng ating viewers. So, pano guys, hanggang dito mo lang yung aking counting tutorial. Pasensya na po kayo at medyo hindi ko na nakaplanuhan na maayos, pero sana ay nakapagdulot ako na isang kaalaman sa inyo kung paano mapaganda yung ating live stream, kung paano magiging isang malinis tignan ng ating mga viewers guys. So, ganun lang po guys mula sa Photoshop. Gagawin natin doon yung ating mga setup. Pagkatapos guys ay pag nagawa natin guys ay hindi natin siyang ilagay dito sa ating OBS. So, ito guys yung ating nakapanood ngayon sa ating background sa likuran. Ano po, yan po yung ating ginawa sa pag-usapan po natin yung browser. Sinabi so guys, maraming salamat po sa inyo po panood na ating tutorial. Sa mga bago pa lang po nakapanood at hindi pa po nakapanood, huwag na kalimutan na mag-subscribe at i-interact po natin yung like at share na po natin ito mga kapatid sa mga ating bahagi na kung saan ay gumagamit sila ng OBS. So guys, maraming salamat po. Dati alam, nawa ay pagpalagi po kayo ng ating po panood. Maraming salamat. God bless po sa mga kapatid. God bless po sa inyo lahat sa aking mga viewers. Pagpalaid po kayo ng Panginoon. Pinanood ko ito sa inyo. Maraming salamat po. At pagkatapos ay